Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Aku po si Kaya Abdul Karim from 91.99 FM Kidapawan. Kasama ko ang ibang mga media outlet from BNB News Online, Ms. Noraima Lalao, and from EDLSN TV News Online, Beth Bahaw. Sa ngayon, kaharap po natin ang chairperson ng UNIPAD, United Nation for Peace and Development, United Youth for Peace and Development Chairwoman, walang iba kundi si Ma'am Baisani Makabuat. Yes, Ma'am, bati muna kayo sa ating mga listeners and followers dito sa ating pahina. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ako po si Baisani Makabuat, National Chairwoman po ng Women Affairs Committee po ng UNIPAD. Sa mga nanonood po sa media po ng Bangsamoro Youth Coffee Summit. Okay lang. So, yes, ma'am. Unang-una po namin katanungan, ano po yung nilalaman ng inyong tent? Kung bakit ninyo napili na ganitong maging itsura nito? Yes po. Yung UNIPAD po, no, ang pinakaming concept po nito ay in-feature po namin yung Bangsamoro culture po. Halo-halo na po ito. But mainly po Maguindanaon culture, Maguindanaon tribe. Mm-hmm. And included din po dito yung mga Iranon, Maranao, and yung aming pong beneficiaries ng mga aming proyekto po ay inclusive din po. Pareho po ng youth, women, children, both Muslims and Christians po ang aming mga beneficiary. So, nasa loob po ng aming booth, yung content po ng aming booth, ay makikita po natin dyan kung ano yung mga accomplishments po ni UNIPAD when it comes po sa peace building works po. So, si UNIPAD po, kasama po sa peace process, no? Ang aming organisasyon ay active po ang participation sa peace process. And marami din po kami na itulong sa mga iba't ibang munisipyo po through our Development Management Center po na nag-implement ng project. So yun po yung mga tulungan namin kung mga munisipyo po. May mga live group projects po, may mga infrastructure, at mayroon pong mga capacity building po. So makikita po dyan lahat sa loob po kung ano yung mga big and accomplishments po ni UNIPAD, or yung mga participation po ni UNIPAD sa peace building work, especially po sa Cotabato City po. So being a national chairwoman, mga ilan na ba yung ano natin sa UNIPAD? Marami yung organization niyo, members? Members po, yan po. As of now po, estimatedly po, nasa 30,000 po ang members namin all over the country po. Meron po kaming chapters from Maguindanao, North Cotabato, Zamboanga, Davao Region, Lanao, and as of now po, meron din po kami sa NCR, and bago lang po namin na meron din po kami yung chapter sa Canada po. So international po ang operation ni UNIPAD po. Central Mindanao, Luzon, and Visayas, yes, also. Yes po. And international. Yes po. Meron po kami chapter sa Canada po. Okay. So ano po yung magiging advantage kung kayo po ang papalari manalo dito sa 10th competition na to? Bilang pag-celebrate ng Shariff Kabunsuan Festival. Yes po. Actually po, it will be a very, very big opportunity po sa amin na ma-share po namin yung aming mga peace building works. Actually po, ang pinaka-aim po namin dito ay sa pagsali po sa contest po ay, of course, consolation po talaga sa amin yung manalo po kami. But then, ang pinaka-main tawag dito, yung objective po ng pagsali namin ay para po may pakita namin sa city, sa buong sa Maguindanao, sa North Cotabato po, kung ano po yung pwedeng maitulong po ni UNIPAD sa lahat po ng mga nangangailangan, especially po sa youth. Kasi marami tayong youth na mga nalilis po ng landas. So, si UNIPAD po ay willing po kaming tumulong, mag-capacitate ng kanilang mga skills, mag-enhance na kanilang mga skills para po matulungan sila at
straight po yung kanilang landas po. And also, ang pinaka-main din po, isa sa mga major po na ginagawa po ni Unipad ay nasa ano po kami, nasa kasama po kami sa peace process. Mm-hmm. So, yung aming pong presidente, si Dr. Rahib Kuto po, ay membro po ng third party monitoring team kung saan po sila po yung nagmo-monitor po ng peace process po. Mm-hmm. So, isa po yun sa main mga objectives po namin na makashare po kami, makatulong po kami sa development po ng city and the whole Central Mindanao po. Okay. Ma'am, nasilip po namin sa loob. Marami pong mga produkto. Yes. So, ano po ba itong nilalaman nito? Eto, yung mga produkto po namin nandyan sa loob, meron pong mga kits na merong design ng inol. Mm-hmm. Meron din po kami mga products na tawag dito yung mga tipas, Bangsamoro delicacies po. So yan po ay produkto po nung aming mga beneficiaries sa project namin, like yung Mapadaya Cooperative, Daladap Cooperative, at saka yung women organization po sa South Upi. Mm-hmm. Beneficiaries po yun ng aming proyekto. Mm-hmm. So, kasama po sila sa aming pinifeature po dito po sa aming booths. So, ibig sabihin, hindi lang po isang organization ang napapaloob dito? Yes po. Yung mga partners po natin. Mm-hmm. So, nandito po yung kanilang mga products po. And itong Unipad po ay funded po siya ng both local and international donor po. So, may iba't ba po kaming partners ng implementation ng aming projects. Nandun po sa loob kanina yung aming mga local and international partners po na nandyan po yung kanyang mga logos na nagay po na. Sino po yung nag-initiative na ganito maging output po ninyo? Dahil may iba't ibang, may kulintang, yes po, Bangsamoro culture. Yeah, Bangsamoro culture. Sino po yung nag-initiative dito na ganito maging output? Yes po. Actually po, pinagtulungan po ito ng lahat ng miyembro po ng Unipad po. Mm-hmm. Both ano po, ng national members, mm-hmm, national officers po ng Unipad, ng North Cotabato Cluster, Maguindanao, Lanao, lahat po ng province namin, ng NCR po, pinagtulungan po itong concept na ito po. At yung mga lahat ang nasa loob po ay pinagtulungan po ng mga officers po ng Unipad. So, hindi lang po ang isa ang nag-initiate po. Lahat po kami nagtulungan po sa ano. Okay, ma'am, may nag-text, ano? Yung mga gusto pang mag-miyembro ng Unipad, paano sila makaka- sali dito para mas lalo pang mapalawig ang inyong organization, not only international, over than sobra pa sa international, dahil not only for dunya but akira, dahil yes, ito ay for peace and development. So may mga page po kami. Mm-hmm. Actually meron kaming email, unipad_dmc@yahoo.com is yung email namin. Mm-hmm. Meron din po kaming FB page, Unipad National. Mm-hmm. And meron din po kaming website, unipad.org po. Mm-hmm. Yun po yung aming website. So yung mga nasa city po, Cotabato chapter, meron din po yung page, Unipad FB page na United for Peace and Development Cotabato chapter. At kung nasa iba naman kayo na area, for example sa south, sa north, meron din po yung mga page. Just mag-email o mag-message po kayo sa page at makikita niyo po kung paano doon mag-ano. Actually, hindi kami basta-basta ano nagpapa-register. So, magkakandak muna tayo ng orientations. Pag nagkaroon ng orientation, saka tatanungin yung mga na-orient kung gusto ba nila o hindi sa pumasok. Unipad. Okay. Then, saka po mag-fill up ng form. So there is also a registration fee? Sa bawat member po, napakalaki po ng aming registration. 20 pesos lang po. Oh! So, yung pong 20 pesos na hindi po yung mapupunta sa amin, mm-hmm, doon din po sa chapter kasi ipiprint po yun ng mga forms, okay, mga IDs, doon din po mapupunta sa chapter na mapupuntahan po nila. Okay ma'am, dahil sa napaka-init ng sikat ng araw, ano, pasensya na po dahil parang ito yung mas mainam na ating background, ano? Yes po. So anyway, magbigay lang po kayo ng final message sa lahat po ng hindi pa nakapunta dito at masaksihan itong nagsisigandang mga tent po, booth na magpapaligsahan kayo. Yes po. So
Sa lahat po ng listeners, ng viewers, inimbitahan po namin kayo na bumisita po. Free po kayong bumisita po sa lahat ng mga booths dito. But please, support Unipad po. Ito po yung ang aming organisasyon, Natalie for Peace and Development, in partnership po sa city, government, through the tourism, at ng BARM, of course, po. So, sana makabisita kayo sa aming booth. Mas malalaman nyo ng deep kung ano ba talaga si Unipad. Kasi nandyan po lahat sa loob kung ano si Unipad, anong kanyang natapos, kung ano pa kanyang mga plano po. Baka meron kayo nakalimutan pa sa salamatan, ma'am? Yes. Shout out. We would like to thank, of course, yung Office of the City Mayor under po sa leadership po ni Sir Bruce Matabalo po. And through the tourism po under kay Ma'am Girlie po, si Sir Yano po, thank you so much po, and sa BARM na nag-imbita po sa amin na makasali po dito sa competition po na ito. And of course po, sa media po, Frontliners Media po, thank you so much po. Okay, maraming salamat, ma'am, sa pagbibigay oras sa amin. Sa kabila ng init ng araw ay kayo po ay pinaunlakan mo kami na makapanayam kayo. Maraming salamat and wassalamu alaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Nabe president? Ini president ito, ma'am. Ah, okay. Third party monitoring team din kasi. Marami rin kayong mga achievement, yes, mga accomplishment. My goodness. May mga bag pa sila, oh. Magkano yung bag ganito, ma? Yan po, 250 po. 250 yung black. Support po yan sa natin, sa ating cooperative. Oh, okay. Yung kailangan ko lang magkagagano. Ito sa pana. Masort para pagka-display sa rin. Hindi kasi kilay. Ano itong mga napanalunan to? Ito, ma'am, mga naatenan pong mga summit, mga training. As resource speakers po. Oh, okay. So marami na kayong na-achieve na mga awards, ma'am? Yes po. Okay. Ito po, ito yung member ng executive council members. Executive council, okay. So may representative po ang women. So ako yung representative. Ah, ikaw ang representative. Congratulations, ikaw ang representative. Programs and services, yes, youth organizing and development, capacity building, research and information development, campaign and advocacy, number 5, environment and natural resources, 6, rehabilitation and development, and 7, health and disaster management. Mashallah. Peace building. Yeah, ito yung peace building niya. Yes po. Capacity peace building number 2. Yes po, Katupi. Inshallah, ma'am, kung dahil yung mission niyo, ang pinakaunang mission niyo, ano po? Another ito, pagdagdag doon sa live natin kanina. Ang mission niyo, to produce competent, effective, and efficient young leaders that will meaningfully render spiritual, political, and socio-economic services to the society. Yeah, very good. And the vision of this is the Unipad invasion. Unipad envisions to be an excellent youth development center that works for the attainment of a prosperous and peaceful society and champions just and holistic approach to development. And the goal to mobilize young individuals and equip them with essential knowledge, skills, and appropriate technology so as to become agent of society that will promote unity and solidarity, transparency, and accountability in governance. And overall objectives to capacitate youth to become productive, effective, and efficient leaders and managers and expert in peace building, to render post-conflict services on social, economic, and cultural aspect in the conflict-affected areas in other depressed communities. And 3, objective to raise awareness and preserving and protecting environment and natural resources. 4, to initiate and facilitate relief, rehabilitation, and development activities in disaster
prone areas. 5, to encourage women's participation in nation building or building and promote gender consciousness. And 6, to promote human rights as the foundation for building and peaceful society. And the last but not the least, 7, to promote cultural sensitivity. So napakaganda po yung programa niyo, ma'am. Inshallah, we hope and pray na kung sino po yung karapat-dapat, yun ang mananalo. At sino yung masigit na nakakatulong, hindi lang sa individual, kundi in the whole organization. Maraming salamat po. So, additional ko lang po, ang main talaga din po na nakatulong din po sa amin, yung chapter namin sa city po. Kasi meron kami yung chapter, so sila po yung pinaka-main po na kasi silang host kasi sa city tayo, so kami per activity kami kung saan yung chapter namin na doon yung activity, yun yung mag-host. So ito po ngayon na ikutabas yung chapter po. Okay. So thank you so much, ma'am, dahil nakita po natin yung gaano kaganda itong mga display ninyo. Yes, hindi lang sa kagandaan kundi sa content, and how quality is the good and products. At iba't ibang entity ano? Yes po. Yeah, iba't iba from hindi lang sa Cotabato, from yes, sa UPI. May Cotabato chapter kami, Maguindanao, North, may South UPI po. Ano pa ba? Lanao, Davao, NCR, and Zamboanga, and pati sa Canada. Yeah, mashallah. International. Not only national, local. Yes. So, maraming salamat, ma'am. Anyway, dahil titingnan natin itong mga nilalaman. May ito mga computers. Ito pong mga gadget po, ito ay donated po ito lahat ng mga funding donors namin. Oh, okay, mashallah. Very, very nice. So, ito yung thank you so much, dahil na-aware kami kung ano ba talaga yung mga vision, mission, goal, objectives, at advantage nitong organization na to. Okay, maraming salamat, ma'am. And take your time. Thank you po. Welcome. Ito si Nuraima from BNB News. Si Miss Anissa Radzid ng BNB News. Si Sir Lux Dama from BNB News. Check. Ano masasabi mo dito sa display na to? Maganda? Okay. Ano masasabi mo? Napakaganda. Napakaganda ng And about the organization, are you a member of UNIPAD? Yeah. So, maganda. Inshallah. Yes, dahil naglibot kayo sa labas. Kami rin maglalagay kami ng sticker dahil nagpa-attendas kami sa labas. At ilalagay mo yung sticker kung kanino kaboto. Okay, yes. So makakatulong na yung sticker ko kasi paramihan daw ng sticker eh. Yung pang basis ng aming awards, ng winning. So paano yung konting sticker? May mga consolation prizes. Yes po, kasi ang may first prize is 35,000. Second is 20,000. At ang third ay 15,000. Then may dalawang consolation prize na like 5,000. Mashallah. Thank you so much, ma'am. And makalimutan yung ilagay yung sticker. Ilagay namin, inshallah. Thank you so much. And ilalagay na namin ngayon bago makalimutan. Yes, so yan po muna, guys, ang ating panayam dito sa mula dito sa City Hall ng People's Palace ng Cotabato City, na kung saan nagsisigandahan yung mga booth dito or mga tent kung sino ang mas magandang mga display and kung sino yung mas magandang output. And maraming salamat. Wassalamualaikum warahmatullahi taala. Yes, mga kabangsamoro, mga kababayan, mga kasangga. Yan po ang ating panayam sa ating National Chairwoman ng UNIPAD or United Youth Peace and Development dito sa kanilang booth, which is ngayon po ay nakapanayam po natin ang Chairwoman ng UNIPAD, walang iba kundi si National Chairwoman ng UNIPAD, Ma'am Baisani Makabuat. Dito po sa kanyang booth ay makikita po natin sa loob ang iba't ibang mga sining na kanilang ginawa dito, ay iba't ibang produkto, art craft. Makikita rin po natin ang mga iba't ibang awards na nakadecorate dito at
iba't ibang produkto, meron ding mga kulintang, mga agong na makikita dito na maliliit at iba't ibang mga produkto ng pagkain, ano? In fact, binigyan pa tayo ng mga produkto kasama ng ating mga komedya na pumasok dito, hindi natin inaasahan, ano? So, maraming salamat dahil pinabigyan po tayo na makapanayam sa mga sandaling ito. So, maraming salamat din sa lahat ng ating mga kasamahan at sa lahat ng ating mga viewers and followers. Sana po ay makilahok din kayo sa Shariff Kabunsuan Cultural Complex or Shariff Kabunsuan Festival na meron din gaganapin sa ngayong gabi sa may CSU or Cotabato State University, ano? So, kahapon ay nagkaroon din ng reading Quran exhibition sa Shariff Kabunsuan Cultural Complex at iba't ibang mga Quran readers po ang lumahok. At bukas naman ay magkaroon din ng iba't ibang patimpalak at tayo po ay nakiisa at nakisaya sa Shariff Kabunsuan Culture, Shariff Kabunsuan Festival. So hanggang dito na lamang mula dito sa lungsod ng Cotabato, particularly sa may City Hall People's Palace na kung saan ngayong araw ay naiumpisahan na po ang Cultural and Heritage Booth Competition. So maraming salamat. And sa ngala ng ating mga komedya here, ito si Tebril Kareem from 91.9 FM Kidapawan. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.